Hello guys, nandito ako ngayon sa Masida, tuloy ng Masida, boundary ng Ogong, Valenzuela, tsaka Quezon City. So yun, sa kabila, Quezon City na yan, nandito po ako. Yan. Ginagawa na pala ng recrap dito, padugtong dun sa, naputo, yung did in dun na ano, na recrap dun sa una kong video. Yan. Ito, bagong recrap to, bagong tayo. So, diretso na to doon, idudugtong doon sa ano, sa putol na recrap. So, magiging buo na siya. Yan, ito. Nandiyan yung backhoe. Tsaka ito. Yan. So, kapag natapos yan, ganda na. Sabihin, ano, magiging malaki na ang anong pag-asa na may alisan ng kaba yung mga tao na para ganun kadaling bahayin, hindi katulad dati na na pag umuulan kinakabahan yung mga taong residente ng barangay 164, kasi nga madali silang abutin ng tubig, lalo na yung mga itong bahay ng gilid ng ilog. Kapag natapos tong recrap hanggang doon, may madugtong doon sa dulo. Yan, okay na. Magiging kumbaga pampantri na ang mga damdamin ng tao. Kasi hindi na sila ganun kabilis bahain. Yan. Tulay po ito nandito. Nandito po yung ano, dito sa kabila, Quezon City po ito dito. Yan. Dito yan, ito yung inumpisahan dito na gawan ng recrap. Bagong gawa pa lang ito. Hindi pa rin po tapos. Yan. Hanggang doon. Kasi may malaki talaga ang tendency na pwede rin sila bahayin dyan. Yan. Buti na na kahit paano na bigyan ng pansin ng gobyerno to. May tuloy yung recrap sa mga ilid ng ilong. Update ko na lang po kayo para maalaman natin ang sitwasyon ng kailugan natin, yung anong status ng tubig natin, ilong. Yan. Yung mga basurang marami na nakita nyo sa una kong video, dito po talaga lang nagaling. Kasi itong malaking, marami pang lugar na dinadaanan to bago mapunta dito sa amin. Yan. Marami pa, mula ng Baliches, ang Bagong Silang, yung mga ilog ng Tulyahan, dito po, doon po nagaling bago po mapunta dito. Kaya ang mga basura, yan, Quezon City, dito po dumadaan. Yan, kahit pa paano, nakikita niyo naman po kalahati na yung recrap dyan sa Quezon City. Kalahati na. Hindi pa masyado malakas yung ulan na yan. Saka tabi, tigil-tigil pa. Paano na lang kung walang tigil? Kapag sobrang buhos ng ulan, malakas, dapat umabot ng isang oras o dalawa. Ano yan? Talagang sobrang taas kagad ng tubig. Ito nga, ano, hindi pa masyado malakas, tapos tumitigil-tigil pa minsan. Tumataas pa rin, tumataas pa rin. Babay muna guys. Nananghalian lang. Update ko na lang po kayo. Bye bye.